for today's video, mag-aano tayo? Mag-aano? Papakita ko sa inyo yung mga Christmas decor namin dito sa bahay. Diba sa last vlog, ano kami? Halloween party. Ganon, guys. Halloween to Christmas real quick. Wow. Hey guys, what's up? Welcome back to me. Welcome back to my channel. Kung bago ka po dito, ako po si Vince, Filipino, living the American dream, at gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and yung bell icon para updated ka every time nag-upload ako. So nag-upload ako every Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. At sinasagot natin yung mga comments nyo doon sa last video na gagawin din natin ngayon. So, for today's video, mag-aano tayo? Mag-aano? Papakita ko sa inyo yung mga Christmas decor namin dito sa bahay. Diba sa last vlog, ano kami? Halloween party. Ganon, guys. Halloween to Christmas real quick. Wow. Sorry, medyo magulo dito sa aking studio / home office. Kasi what? Alam nyo, grabe. Ang kalat, guys. Pero yan talaga ang tunay na nangyayari behind the scenes. Wow. Mga ano yan, mga change costume ko yan kapag nag-ano ko TikTok or Instagram Reels. Ganyan. Tapos syempre, nag-edit ako or kung ano mga pinagkagawa ko dito. Kaya mabilisan lang and then weekly ako naglilinis dito. Malinis naman lahat yan. Mga tsaka yung mga collabs, brand collabs. Ayan. Kita ko sa inyo yung mga Christmas decor. Pero baka hindi nyo ma-appreciate yung masyado kasi nga maliwanag pa. Syempre maganda siya pag baby lang may mga tubak. Mga pa-Christmas lights ganyan. Wait nga, ang kala talaga. Hindi nyo talaga ma-appreciate dito. Pero ito yung mga yung unang dumating kami dito sa Amerika, yung mga pinagbibili kong mga Christmas decor na ano-ano lang. Dito ko na lang nilagay kasi hindi siya bagay sa tema ng Christmas decor namin sa baba. Na titingnan, papakita ko sa inyo in a bit. Meron tayong nutcracker. Hello! So meron tayong dyan, pa reindeer at si Santa. Meron tayong snowman. Nasa mga lumang vlog ko to, guys. Ang mga unang Pasko ko dito. At si Santa. Charan! So ito ang ito muna, pakita ko sa inyo yung sagdan. So naglagay kami ng garland na meron yang ilaw, may timer yan, guys. So kung pina-follow niyo ko sa Instagram, ni story ko naman 'tong mga pa-Christmas decor namin. Pero bilang story ko na hindi niyo na nakita yun, sa mga hindi niyo follow. Anyway, so ayan may ilaw yan, mga mini lights. Naka-timer na yan, guys, para hindi na siya manual bubuksan dito sa ating lounge area. So, ito ang dami namin biniling ganitong Santa kasi wala lang, nagagandahan lang kami. Parang very Christmas, malamang. So, ayan, may Santa na may hawak na wreath. Tapos nilagyan din namin ng... Actually, ako yung taga, hindi ako taga-design yan, guys. Hindi ako magaling sa interior design. Interior design. So, si Commander yung gumawa ng mga... Ako lang yung taga-buhat. Ako lang yung mga taga siya yung taga mando, ako yung taga lipat ng mga bagay-bagay. Lahat yan syempre binili dun sa isa pinuntahan namin dun sa vlog ko last vlog. So 4 vlogs ago. Ayan, so nutcracker na naman. Itong nutcracker kasi parang very America, di ba? Wala. So yan, ito. So papakita ko sa inyo ang aming mga napagkukuha-kuha dun. Hindi nyo pa ma-appreciate kasi nga, ang liwanag pa, guys. Di ba? Ito may ilaw ito eh. Paano ba ito buksan? Papakita ko sa inyo. May Santa na naman na pag-gray ang effect. Ay, ito. Huwag nyong pansinin yan. May gagawin kami dyan. So, merong tree skirt. Ayan ang aming Christmas tree dito sa taas na may ilaw na rin sa gabi. Tapos, nakabukas yung bintana para kita ang ganda tingnan sa gabi, guys. Simple lang kasi si medyo ano ba to, gold ba to? Yeah, gold. Parang silver lang tingin niyo diyan, pero light, hindi siya gold na gold eh, parang light gold. White gold and then white na balls. Sobrang simple lang dito sa taas. Para ano lang, low key lang tayo. So baba na tayo. So that's it for the lounge. So ayan, maganda siya sa gabi, guys, kasi may ilaw nga. So baba tayo dun sa baba. Let's go. Kalat, pasensya, guys. Hindi pa kami naglilinis ang bahay. So ito naman yung sa TV. Haler. So ayan, ito may papuno effect. Tapos yan, pinagpatong lang yan, di ba? So, may mga reindeer na ginto, ginto ang puso. Ayan. And then ito, yung ganun din yun, yung nandun na garland. Garland lang din yan. Finold lang. Tapos, ayan na naman, si Santa. Iba-ibang klaseng Santa siya, guys. Lahat yan may ilaw. Naka-timer lahat yan. Kasi tamad kami. Parang wala nang pipindutin. And then yun, may mga garland na may timer din yan lahat. So, iilaw na yan sa oras na gusto namin buksan. So, 6 PM yata. And then ito, meron ding string lights yan. Nakikita nyo ba? Ayan, kagabi. Wait lang. Segue lang. Kung mapapansin nyo, wala yung mga furniture sa labas. Kasi guys, nung nakaraan, grabe yung hangin dito.
Yung ano nga, ay wait nga, papakita ko sa inyo. Yung ano-ano kapitbahay namin, yung iwan niya, but natumba. As in, tatumba ng hangin na ang bigat-bigat niyan. Bigat-bigat talaga guys, kasi mabigat. Yung, ayan o, natumba. Buti yung sa amin hindi natumba. Ewan ko, siguro yung ano lang, yung pesto nung ano niya, tas yung hangin, I don't know. So ayun, nilagay lang muna namin sa gilid yung mga furniture. Kasi grabe, nung grabe yung hangin talaga. Buti hindi nga nasira yung pergola eh. Nandun na sa dulo ng fence yung mga ano namin. Furniture. Anyway, let's go back to the topic. And then dito sa ata, may pagganyan din, Christmas epekos. Dito sa ating ano, coffee area, ayan, may Santa na naman. Hindi kami mahilig sa Santa. No? And then ito, ay pasensya guys. Ang dami naming sobrang chocolates and candies sa Halloween. Maski nga sa office eh, grabe yung pagdating ko doon nung last week, actually this week, ang dami rin nagdala doon, iniwan lang sa lamesa parang pinamimigay sa mga tao. Kasi nga, alam nyo na, pag Halloween dito, trick or treat, umuulan talaga ng candy. Eh dito, hindi mo kami mahilig dyan eh. Ang dami talaga. So yun, ano ba yung mga laman nito? Pakita ko sa inyo. Ating buksan. Anong laman ng aming pat trick or treat? By the way, ano na kasi? Wala, tapos na. Ano ba yan? Wait nga. Ayan, so ito yung laman ng aming... Ah, bakit puro ano? Twizzler, Jolly Rancher, Whopper, Kit Kat, Reese's. Iba-iba yan eh. Meron pang Twix. Ito pala. Alam ko, if... Ayan, at Jolly Rancher din. Basta yun, ang dami. Kakainin ko yung mga Kit Kat mamaya. Ayan, so dito naman, ayan, mga ayan, regalo, mga kung ano, anik-anik lang guys. So may ilat yan, may ilaw sa gabi. And then of course, mayroon tayong nativity effect. Ayan, and then ano to, may ilat yan, may ilaw sa gabi. Ano ba to? Ah, ito yung testing. Ay, joke, hindi pala. Ayan, and then ito ang aming main talaga. Ito ang aming main ano, ba't andito itong upuan natin? Wait lang. Yung bar ko, naging alam nyo, diba? Pag nanonood kayo ng vlog ko, ito yung bar ko guys. Naging ano na, bar pa din naman siya. Ay, ito muna. Of course, Chicago, the place to be. Chicago is home. We wish you a Merry Christmas. Ito lang yun siya. Para kunyari sa umaga, kapi-kapi tayo dito guys. And then, hindi pa namin naayos yun by the way. Sa lamesa yun, dun sa dining. Garland din. So, ito ang aming Christmas tree. Tcharan! O, diba? Grabe. Ang taas, diba? Naka-ladder kami niya kasi lahat kami dito, punggo kaya. Nung tinayo namin to, grabe ang taas oh, parang times 2 ko to. Ayan, tingnan niya. So, ayan, ganito yung tema namin this year. Gold, white, silver. Tama ba? So, ayan. Si Commander lahat ng decor niyan, hindi naman ako marunong mag... Kasi kapag ako yung gumawa, baka hindi maganda. Ayan, may Santa na naman, of course, at itong nativity, syempre. Natatanggal tong Jesus, dahil wala muna kasi wala pang Thanksgiving din. Tago muna natin si Jesus kay. Tinago. Uy, joke lang. So, may Santa na naman. Medyo blue, ano to? Blue-green. Sige, tapos labas tayo. Papakita ko. Tapos ito, ano lang to? Box ng mga package ng mga kung ano-ano. Kinovera lang namin ano. Para kunwari regalo. Pero ang totoo, tinago lang yung ano dyan sa loob. Nasa loob niyan yung saksakan. Alam niya, para tago yung cable. O, diba? Talino. So, buksan natin. System is now disarmed. Yan. O, tara, labas tayo. Papakita ko sa inyo ang ating front porch. Ang lamig guys. Ay, hindi pala masyado. So, wala na. Tapos na ang Halloween, syempre. Dito tayo sa... Tcharan! Oh, may pa-reindeer. Kala mo naman. So, lahat yan naka-timer na yan sa gabi. Ang ganda niyan, guys. So, ayan. Sa gabi, nandyan rin yung Christmas tree. Kita dyan. Kaya ang ganda pag may ilaw na nga sa gabi. And then, dito naman. Naglagay din kami sa magkabilang side ng bell. Ganyan. Tapos ang harap ng bahay, wala na yung clown jester dyan. So ayan, lahat yan, may ilaw yan of course. Mahilig kami sa ilaw, pa-ilaw dito. Ayan, pa-pine tree, and then the wreath, syempre. So ayun, yun po yung itsura. Tingnan natin, ng pangkabuuan. So ayan, hindi nyo ma-appreciate kasi nga, ano pa, ang liwanag pa. Pero yan, lahat yan, may ilaw sa gabi. Kita dyan yung Christmas tree, and then ayan. And then dun sa taas ang Christmas tree tago din. By the way guys, binibenta na tong kapitbahay namin. Bilhin nyo na nga. Pinursale nyo na agad. Ayun o. Kasi tumaas na yung value ng bahay. So, ayun. Say hi! Wow, secured. Tara game. Pasok na tayo guys. Magsasagutan na tayo ng inyong mga katanungan. Ah, alam ko na. Dito tayo mag-Q&A para masaya. Okay guys, sagutin na natin yung mga comments nyo doon sa last video. Please, does your job earn you more than nurses there in America? So, feeling ko, hindi, mas mataas yung sa nurses syempre, pero hindi nagkakalayo. Darmats Matratar. Idol Beats, lagi ka namin ni Mrs. Lagi ka namin ni Mrs. Ano? What? Lagi ka namin ni Mrs. Pinapanood siguro.
Actually, mag-migrate kami sa US under EB3 visa, dependent niya ako. So, parang ako yun. Tanong ko sana, boss idol. As of now, employed pa ako sa Accenture. Is there any chance kung mag-apply ako sa Accenture dyan sa US, magagamit ko bang akong experience dito or kahit any tech or IT works? Yeah! Kasi ako, Darmats, Mantratar, nagamit ko yung experience ko sa Pilipinas. Though, feeling ko mas maganda sa'yo kasi syempre Accenture ka at merong building yung Accenture dito sa Chicago. Magagamit mo yung experience mo. Gaya ngayon sa akin, yung experience ko, nagamit ko talaga siya dito. So, and so are you. Septag, Sir Vince, how much po ba need na dalang pera for a family of three? Since my wife is planning to save 2 million in pesos, just to be safe if we migrate there, is it okay to bring $10,000 per person or family? I think yung 10,000 US dollars, nag-a-apply siya sa tourist visa or sa mga travelers. Correct me if I'm wrong, guys. Ang hindi naman sinasabing hindi ka pwede magdala ng more than 10,000. Ang sinasabi lang na kapag ang dala mo ay more than 10,000 US dollars, you need to declare that sa immigration pagdating mo dito. So yun, mas malaking dala mong pera. I think mas okay kasi nga magmamigrate ka na dito eh, di ba? Way W! Buti pa dyan sa Amerika kapag may gusto kang gamit like latest na city, mabibili mo agad. So, yun. Yun lang din yung maganda dito kasi kapag may gusto ka... Bah! Feeling! Ano yun? Nalimutan ko ito, nag-distract ko sa panong ka... Parang napap-karaoke ako dun. Kasi dito, kapag may gusto ka... Kakanta po dun. Konting OT mo lang yan. Kunyari, ay, gusto ko ng bagong iPhone. Gusto ko ng bagong Jordan, bro. Gusto ko ng PS5. Ano lang, OT. Hindi ganyan. Ibig sabihin may way para kitain mo yun. Hindi, siyempre nakakapagod. Kasi siguro inisip tayo, ba't una sa American dami pera. Hindi rin. Siyempre yung bills dito, dollars din. Kaya, ano siya guys, hindi siya, parang hindi naman umuulan ng pera. Nakakapagod din kaya. Umiyak. Pero hindi, nakakapagod talaga. Junel Martin, sir, best credit card for people making around 60 to 70K a year. Plus, tips to build up a credit scores for first-time credit card holders. Things. Wala ba akong vlog na ganito? Parang may ganito akong vlog before. Pero mas maganda to ha. Kasi marami akong tanong or comments na nare-receive na ito nga. Tips to build credit score for first-time credit card holders. Pero parang may vlog na talaga ako. Pero sige, ulitin natin. Baka matagal-tagal na yung vlog na yun. Kung meron man, kung wala, magse-separate ako ng vlog na ganito. Kasi baka mahaba yung vlog na yun. Siguro sa next vlog ito yung gawin natin. At kung meron akong vlog na dapat gagawin na pinramis ko, sorry, parang ano nga ba yun? Meron ba? Parang bigla lang sumagi sa isip ko na sabi ko meron akong iba vlog. Baka nalimutan ko. Pakiremind nga ako guys sa mga nakasubaybay dito kung meron na. Emil Santa Ana, Sir Vince, mag-livestream ka ng art, anong refer? Wait, Resident Evil 4? Remake kapag meron na. Hindi na ako nagla-livestream ng ano yun, ng PlayStation eh kasi grabe, hindi na talaga ng kaya na schedule lumag. Hindi na nga ako nakakapag-PlayStation eh. Parang, well, naglaro ko last night and then yung last laro ko parang last month pa. Sobrang nilalaro ko lang siya kapag sobrang free, meron akong free time, pero parang bihira. Kayang, basta, wala na akong time, maski sa sarili ko. Ewan ko. Pero sige, thanks sa suggestion. Pero baka hindi na ako makapag-livestream sa iyo. Sa ano lang, dun lang sa, ay saan ba? I don't know. Dun lang sa, saan ba? Basta. Sa Friday ang Resident Evil 4. Don't worry, bro. Imeri Goodes. Good day po. Napanood ko isang video mo, yung bumili ka ng eyeglasses kasi wala lang. Grabe naman yung wala. Sabi mo yung insurance mo, kailangan mo gamitin because it either you lose it or use it. Yeah, ganun yung mga insurance dito, guys. Use it or lose it. Tanong ko lang po, may long-term insurance ba dyan? Dito sa Pilipinas, nagre-research muna ako at nakita ko ang best type of insurance para sa akin, yung my health insurance ka in case ma-hospitalize ka and if hindi mo magamit kasi inalagaan mo mabuti kalusugan mo, may ipon mo yun at nag-accumulate for future need. If all goes well, with God's grace, magtuturo ako dyan next year. Uy, nice! Yung teacher Imeri, wow, or professor. Sana may ganitong klase na insurance kasi nasasayangan ako sa short-term insurance. Paano ba? Meron ba na long-term insurance? I think meron. Meron yatang ganun. Ganun yata yung 4... Ay, ganun ba? Hindi pala ganun yung 401k. Kasi yung 401k, para siyang for your retirement yun. Pero I don't think it has hospitalization rider or yung may ganung benefit. Parang walang ganun yata. Hindi ko sure. Pero yun, meron mga 401k at yung mga pension para sa ano mo yun, para sa retirement. Pero yung insurance, wait, alam ko meron yung mga life insurance na ikaw yata. Ay, wait, meron! Natatandaan ko na. So kapag na-hire ka na sa employer mo, meron ding ganung benefit na alala ko. So, yeah, meron. Hindi ko alam kung ilang beses ko binanggit yung meron. So, yun. Yeah, meron. Nurse Pao. Hello, sir. DQ na ako. Congrats, Nurse Pao. Yes, konti na lang yan. Ayan, konting kembot na lang. Makakalipad na kami dyan. Nood-nood lang ako ng mga previous vlogs mo. Hindi ko namalayan. DQ na ako. And waiting for ID na lang. O, diba? Nood-nood ka lang. Tapos hindi mo namalayan.
dick yun, ha? Ang creepy nung nilagay mo sa window mo, ha? Lagyan mo na sir ng manananggal. Grabe yung manananggal. Baka ako... Yun nga lang, ako takot-takot na manananggal pa kayo. Baka takay na manananggal. Shoutout po ulit sa next vlog. Shoutout to Nurse Pao. Congrats in advance. Arnel. Bangis. Ang bangis, thanks. Sisko Daniela. Hi, Sir Beans. Hello. Thank you for inspiring us and just wanna ask po, sana kapag po ba may BF ako na American, maari po ba na mas mapadali na ako makapunta dyan? And can you explain din po why? Thank you po. Kung may boyfriend ka na American, kung mas madali ka makapunta dito? Hindi rin, kasi kung boyfriend mo pa lang siya, it doesn't matter, kasi ang a-applyan mo is tourist pa din, unless kinasal na kayo. Alam mo yun? Or unless pinitison ka for fiancé visa. Yun, mas mabilis yun pala. Kailangan makasalan mo siya. Ganun. I mean, real talk, yun man talaga. Marvin Joseph. Hello, bro. Beans. Hello, Marvin. Kamusta? Ngayon lang ako nakapag-comment ulit. Hey, grabe pala dyan, bro. Beans, no? Sineselebrate po talaga ang Halloween. Uy, oo, grabe. Talaga yung mga Halloween dito. Mga Halloween. Grabe yung Halloween. Talagang karir na karir yung mga tao dito. Siyempre, magpatalo pa ako. Sa Pilipinas pa nga lang, karir na ako sa Halloween. Eh. Grabe yung transformation ko palagi pag Halloween sa Pinas. By the way, tanong ko lang, bro, if para sa'yo, what's the best time or month para makapunta dyan ang isang tourist? Thanks po sa pagsagot. Well, it depends on which state you're visiting. So, dito sa Chicago, kung gusto mo ng winter, gusto mo nang maka-experience ng snow, syempre, hindi December ha, pupunta ka dito ng mga January to early March. So, January to March, siguro late December to early March, yun yung medyo peak ng snow. Kung gusto mo talaga blizzard, guys. Blizzard Marvin Joseph. Ganun, snowman mode ka, polar bear. Kung gusto mo naman ng springtime, yun nga, pabuhay yung mga halaman, malamig pero hindi ganun kainit, tama lang yun yung, yun nga, pabuhay yung mga halaman, mga, kailan ba yung spring? Siyempre, after ng winter, that's around April, o March, late March yata yun eh, to June, tama ba? March, April, May. Spring na yata yun. And then, kung gusto mo naman yung medyo malamig na, pero hindi naman nag-yelo, yun yung fall. So, yun na yung mga, yun nga, mamamatay na ulit yung mga, halaman, gaya ngayon, wala pang winter. Ngayon, by the way, is fall. Around, September, tama ba? September to November, fall. Tapos, yun, afternoon winter na ulit. So, tapos, kung gusto mo mainit, punta ka Cali. Or sa Texas, yung mga mainit na state. Pero merong part pala ng Cali na malamig. Pero for the most part yata, mainit yata sa Cali tsaka sa Texas, kung gusto mo. Pero parang nasa Pilipinas ka lang din. First comment, Marvin Joseph. Salamat naman, Marvin Joseph. Aloka, thank you for answering po Kuya Beats and I have a lot of questions pa po. By the way, yes, nag-aaral pa po kami here sa Pinas, I'm college, and yung kapatid ko po is grade 12 ngayon. Pwede po bang mag-work kami as yaya or housekeeping sa kanila for working visa po? Para mas mapadali yung pupunta namin doon. Need po ba ng certificate of employment sa trabaho para masabing may working experience sa Pinas, tas ipapakita dyan sakaling dyan na po kami mag-work sa US? Sabi po kasi nung pinsan ko, wait daw po kami update nila for next step po. And kukuha po sila ng immigration lawyer. Yun pala eh, kung kukuha ng immigration lawyer, good for you kasi tutulungan talaga kayo ng immigration lawyer. So, mas less hassle on your part. This is my first time po Kuya Vince, kaya kabado din po ako, baka hindi kami matuloy. After po kasi kapag nakapunta na po kami dyan na mas maaga, piling po ako mag-stop ng school and mag-work na lang po. Uy, seryoso ko ba? Pwede naman po siguro after a year is lumipat ng city Kuya Vince, no? Sa ibang parte ng US for working and makapagpatayo ng house like you po. Nag-advance lang po ako mag-ask sa inyo para may idea na din po kami ng kapatid ko. For now po, ito na lang po muna para hindi po mahaba. Ang haba-haba. Salamat ko, Vince. No problem. Kung meron pang tanong, comment down below. Sasagutin natin, of course. At I'll try my best sasagutin. Or kung, syempre, kung hindi ko naman alam, sinasagot ng iba nating viewers, di ba? So, ayun. Medyo mahaba. Di, ito lang yung thoughts ko ha. Hindi naman sa parang panghihimasa. I'm not trying to meddle or something. Pero, if I were you, hindi ko ititigil yung pag-aaral ko. Kasi, para sa iyo naman din yun eh. I know, hindi naman naalis yung school, ganyan. Pero, syempre, yung oras, di ba, tumatakbo. Sige, ganito na lang. Sundin nyo yung sabi ng immigration lawyer. Kasi, ang goal naman nun is makapag-migrate kayo dito, di ba? Or kung hindi makapag-migrate agad, mag-work muna. And then, yung parang pathway nyo toward maging immigrant in the future, sundin nyo kung yun talaga yung nararapat. Pero kung ako talaga, as much as I can, hindi ko detail yung pag-aaral ko. Total, college na, di ba? College ka naman na kunti na lang yun. So, mas maraming opportunities ang darating sa'yo kapag college graduate ka. Hey,
Diary. Hi, Kuya Vince. Ask ko lang po kung ano pong opinion nyo regarding sa magiging situation ko sa US once na makapunta na po kami dyan. Tingin nyo po ba okay lang na ituloy ko pa yung college ko sa US or hindi na po? Uy, parang similar to kay Alo Kaka. Since mahal nga po ang magiging tuition ng NBSN, first year na po kasi ako here in the Philippines. And ang estimated po na makakaalis kami is next year. So Wisconsin po, by the way. Uy, kapitbahay ng Illinois. Ano po kayang magandang gawin if ever man? Hindi ko na po maitutuloy. Thanks po in advance. So ganito, alam nyo ba guys, marami akong classmates nung college. Dito sila nakatira sa US and then they went back home sa Pilipinas para lang mag-study ng college. Kasi nga, mahal talaga ang college dito sa Amerika guys. So, swerte tayong mga Pilipino. Kasi di ba yung kultura natin, pinag-aaral tayo ng mga parents or guardians natin ng college. Pero hindi, syempre meron din ako makilala na working students. Pero dito kasi guys, sa Amerika, kapag college ka na, ikaw na yung kukuha ng sarili mong student loan para mapagtustusan mo yung tuition mo for college. Sobrang mahal ang college dito guys. Kaya no wonder ang daming kababayan natin, mga Philam, umuwi ng Pilipinas para mag-aral kasi nga diamak na sobrang mura sa ng college sa Pilipinas kumpara dito. Anyway, so going back to your question, it's kung next year, sure na makakaalis na kayo, tapos yung nga magmamigrate na kayo dito, pumunta ka na dito syempre, kasi mas maganda yung opportunity, kung meron talaga opportunity sa'yo dito, at kung gusto mo talaga yung BSN, yung nga nursing, pwede mo naman ituloy dito yun eh. Kasi hindi lang naman ikaw yung kukuha ng student loan, mahal talaga, pero kung nandito na kayo, alangan magpaiwan ka sa Pilipinas, tapos mag-aaral ka, first year ka pa lang naman, di ba? Pero kung ako naman sa situation mo, pupunta na ako dito, bilang sure naman na pupunta na kayo dito next year, dito na ako mag-aaral na nursing. Maraming financial aid, student loan, student grant, government grants para makapagbayad ka na ano mo. Medyo magastos nga lang, pero hindi lang ikaw yung may utang. Ang daming mayroong student loan dito. At kapag graduate ka na, pag registered nurse ka na dito sa Amerika, mababawi mo yun. Kaya mong bayaran agad. Friends Jello, Vince, thank you for inspiring your kapwa Pinoy's. My pleasure. Talagang pinagandaan mo ang Halloween party nyo. Siyempre. Nakakaya, mag-invite ka na lang din, di ba? Sana makagawa ka ng content about how to survive the winter season. Uy, maganda rin to. Meron din akong naalala na comment dito before. So yun, sana makagawa ka ng content about how to survive the winter season, especially snowstorm or blizzard. More power to your channel. So thanks, Prince Jello. Wait, ano nga rin natin to? Ilista nga rin natin to. Kung paano makasurvive ng winter storm dito. So, importante pala yun. Kasi unang dating ko dito, sobrang lamig. So, kailangan mamili ng mga makakapal na jacket. So, isa na yun. At abangan nyo ang vlog natin bilang malapit na mag-winter. Lalo grabe rin mag-winter dito sa Chiberia. Check out. So, that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Sa lahat ng mga nag-comments, salamat sa inyong lahat. At kung meron ka mga questions, anything about buhay Amerika, comment down below, sasagutin natin yun sa next vlog. Again guys, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel na to, please click the subscribe button at yung bell icon para updated ka kapag nag-upload ako every Saturdays 12 to 1 PM Manila time. Kung tinapos mo tong vlog na to, again thank you so much and please follow me on my social media accounts at magkita-kita tayo muli sa next vlog. Peace.